So mga katribyat, dito po tayo sa ating pong kaibigan si Ka-Farmers Cornelio para po sa pag-aalaga ng rabbit at i-share po niya sa atin kung paano ba ang paraan ng pag-aalaga ng rabbit, paano ba kumita ang mga magsasaka dito po sa pag-aalaga ng rabbit, paano ito pagkakita. Sir, kamusta na po kayo? Okay lang. Kamusta na po yung mga rabbit po natin? Ayos lang. Wala, meron akong isang isinuwap. Okay. Gagawin ko sana ng bulugan. Mm-hmm. Parang may sakit. Bala ko isole. Mm-hmm. Ito po ba kuya, itong mga rabbit po natin, ilang taon na po ba kayo nagra-rabbit? Balikuan, isang taon. Ah, isang taon pa lang? Nag-umpisa ako sa dalawa. Sa mag-asawa? Hindi, dalawang babae lang. Dalawang babae lang po. Tapos ito na po siya ngayon. Oh, mga lahi na nito. Marami na ako na ibenta. Marami rin pala, maganda rin pala ang po ng rabbit. Sa isang rabbit po ba, ilan po ba nagiging anak? Kung merong, nito ko lang na-experience yung one eh. Pagkayari ng bulugan dito, lipat doon, hindi pala. Hindi pa kayo marunong sa paglilipat-lipat. Oh, parang nag-experiment lang ako. Kailangan pala, papahinga mo muna. Parang kinokondisyon. Kondisyon. Kala ko, masindi. Kamusta naman po kuya ang kita po natin sa rabbit? Kano ba? Libang kumikita rin, makakaminos kung tutulungan na sakate. Sabi sabihin, bukod sa peach, kailangan po rin ng damo. Oo, kailangan din ng damo. Ako ng saging. Bedaho po ng pechay? Medyo nakakaukon dahil ako ng mga masyadong wapas siya. Kahit lalo yung repolyo. Hindi rin pala advisable ang repolyo pag papakain. Hindi, yung iba. Pero ayoko nung panagano'n dahil kasi yung pechay dito. Luto sa gamot. Ayun. Kaya karaniwan dyan, pwede pala yung mga damong sinasakate rito. O pagkain ng kalabaw. Yung po karabaw grass, gustong-gusto po ba niya? Oo. Bira ang hindi nila kinakain. So, sabihin, sa isa lang po, dalawa lang ang inyong naging kuneho, ilang piraso na po ngayon yan? Ay, bali yung inaheng ko, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ay, 13. Sa ipinin nyo, isang taon pa lang yun, 13. Hindi kasi ako nag-alagaan ng kuwang kagad. Hindi pa po kayo concentrated talaga sa pag-aalaga pa niya? Hindi, concentrated. Kaya lang, baka ako yung dumae ng dumae dahil na-observahan ko nung una mga nakasihin ko ang pito, siyam, ganyan. Kabailis pala ng pagkadami. Pagdating po sa market po, kamusta naman po market niyo? Ayos naman. Nung una, ang benta ko nga, yung mga ganyan rate, 350 lang. Ayun nung kone, kababa mo naman ang benta, eka. Yung isang piraso po ng rabbit dati, yung maliliit. Yung mga ganyan, no? Yung mga ganyan. Bandit na pagka. Tinan mo nga, maliliit pa. Maganda rin pala. Hindi po ba malakas kumain sa pigs? Malakas din. Ano po ba maganda dyan? Lalaki, babae? Paras lang din. Mas mahal yung babae. Mas mahal ang babae. Pero ang laging pagbibenta, pares. Halos pares. Pagka hindi pares ang ginukano, may ipunan ka ng kwan. Ng lalaki? Ng lalaki. Ano malaunan, ibig ko na ipahingi yung nakaipon ako ng marahin. Hindi naman po pwedeng karnihin dahil maliit pa. Hindi, po pwede rin. Kaya lang nakaka umuhalaga mo ba? Naaawa ka naman na karnihin. Opo nga. Ano po ba naman ang karaniwang nagiging problema sa rabbit? Hindi po ba tinatapuan din ang sakit? Yung iringang na ako ng kuneto. Opo. Ano po ba problema po niyan? Pangit yung lahi. Yung balahibo at saka yung parang nagkakate. Meron rin palang pagkakate rin lang. Ginamot ko na. Bala ko nga, isoli eh. Sa pinagbilan po ninyo? Hindi pinagbilan, yung kapalitan ba? Kapalitan. Pinalit lang po sa inyo itong barako na yan. Mm-hmm. Meron pala sakit siya. Yung kwan. Pero yan lang naman. Ito lang naman. Yung sa akin, walang nagkakaganyan eh. Pero yung ilang variety po ba itong kuha ninyo rabbit? Variety po ba ang klase? Hindi. Para-paras lang naman? Halos iisa lahi niyan ngayon. Nag-iba-iba kulay na lang? Naghahanap ako ng halimbawa, kasi yan purong itim noon. Noong kuha, naghanap ako ng barako, ito lang ang barako na ito. Puro ito ang pinambabarako ko. Bali po yan, sa isang kuha po ninyo, sa isang taon, yung estimate lang ninyo magkano po napagbilan na po ninyo ng rabbit? Hindi ko rin makakunan kung
pero kumikita. Kumikita po siya. Oh. Eh kasi ito, lalo na kung may marketing. Dalawa lang po yung inyong kone ito. Ngayon, ang dami na. Oh, buhay pa. Buhay pa. Oh. Marami pang mga maliliit. Oh. De, lalo na siguro kapag malaki-laki pa yung magiging puhunan ninyo, mas maganda pa magiging kunya dyan. Bala ko nga, yan nga, gagawin yung... Ito. Yan, eh. Puro, hindi ko na ibinenta yan. Oo, oh, alagaan nyo na lang din po na rapid. Oo, so, mabuti nga, nagdala si Brad ng kwan, eh, dyan ko na, baka dyan ko na ipares ito. Oo, wala ko. Ito po, ano naman po ito? Eh, yung kwan, kung halimbawa may gamot. Oo. Ah, dito po niyo pa si Sipsip. Ngayon, kakating ko yung kwan. Oo, yun naman po yung kwan niyo ng tubig. Oo. Ang galing naman pala ng kwan niya, meron kayong mga hose, ano. Ayun, hose ng tubig. Hindi po ba malakas sa tubig yan? Hindi naman. Hindi naman, nakalimutan. Kaya pala walang tubig doon. Ah, open po yun. Nagkarga ako, nakalimutan ko tanggalin dyan. Ano ba yung free water po ba yan? Hindi na, hindi na. Kinakarga. Sa gripo? Yung sa bundok lang. Ah, sa bundok. Ay, maganda. Free flowing pala siya. Hindi, ang rabbit po ninyo, bawa, ganyan po, yung pitch, magkara po ba yung ganyan mga pitch? Pero sa ako? Kanyan, one, yung isang kwan, yung ganitong klase, 850, 25 kilos lang. 25 kilos? Gano'ng katagal naman po nauubos? Sa linggo, maabot naman. Oo, depende rin sa dahi din. Sa dami, gaya nito, ano bawa niyan? Pang isang buwan sa akin yan. Ah, isang buwan. Ano to? Iba na yung ginagamit ko ngayon eh. Yung 50 kilos na 1.3. Mas makakameras pagka ganun ka 50 kilos na. Oo. Ibang brand naman ito kasi. Ah, ito po. Oo, yung naka... Ay, sabi yung... Yung kabila na yun. Doon na ako sa mas mura. Mas mura, pero maganda naman po ang... Oo, ganun din ang kalidad. Mas bumibigat po ba siya sa pagka may pigs? Ha? Mas bumibigat po siya pagka sa pigs? Oo, dati nga, hindi kami niwala. Yung pumu, bago-bago ako, pinakakain daw ng pigs. Oho. Nagharap ako ng mas murang pigs. Ang pinakain ko nga dyan, yung pig and pellet eh. Opo. Nung una, eh, magkano lang yung pig and pellet? 20. Oho. Mas mura. Oo, mas mura. Doon ako nag-umpisa. Kaya para ako hindi nasisihan. Mm-hmm. Yung mga nagtanong-tanong ako sa mga bilihan ng pigs. Mm-hmm. Eh, meron nga raw sila, yun nga. Kaya lang, para akong nasanay na. Pig yung pellet din, ganun din eh. Ganun din ba epekto sa rabbit na mabigat ganun. Din? Kaya lang ako, nung kukuunti pa, mas susuportahan ko sila ng damo. Sabi, pero mas nag-i-enjoy sila ngayon din sa pagkain na ito. Pero paras lang din ang pagkain nila, ganun din. Parang ganun din. Asan po ba mas menos? Doon sa may una o doon sa pangalawa na ngayon? Eh, doon sa una. Yung, sa una. Ay, mura lang yung pig and pellet eh. 50 kilos. Wala ngayon. Makukuha mo ng... 1 plus lang. Wala pa. Ah, wala pa. Ang mahal kayo nga menos. Kumuha ka ng 18 per kilo times 50, ganun. Malaki nga. Malaki. Nakaka-menos lang. Hindi naman po ba nagiging sakitin po yung ganitong rabbit? Wala. Ito lang ang kaya ako naggamot. Ito lang. Ito. Yan lang. Yan lang naman ako. Ibig sabihin, malalakas din pala ang mga kuha ng rabbit. Yung resistance niya. Yung iba, na. Bakit magtataka ako? Bakit tayo kayong rabbit yung namatay? Sa akin naman, wala. Hindi pa ako namatay ng rabbit. Oo, sabihin, maganda po yung paalaga ninyo, ganyan. Ilang beses po ba kumain yan, ang rabbit? Eh, pagka-pids, pagka hindi ako nakapunong sa ate, twice a dalawang day. Beses, maga at saka hapon. Makain yan, makapadilip. Mas makakamenos kayo pagka mayroong sakate. Oo. Kaya lalagyan nyo pa pala ng sakate rin pala siya. Oh, yan. Pagka sinipag, ganun, magsasakate. Pagka hindi naman, pitch naman. Pitch na. Pero okay na, at least pisuki na po kayo dito. Nang rapid. Ala, yung mga nagdadaan lang, ganun. Pag nagdadaan, dyan tumitigit, bumibili. Taga-taga saan? Hindi na pala kayo yung nagtitingi. Hindi. Kumbaga, dinadaan na lang kayo rito. Ayos po pala, maganda rin. Magkasama, kilala na ako yung... Yung mga kakilala ko, tulad ng isang araw, nalo. Pag bilanay ka ng rabbit mo, nako. Ang tabay ka kakot. Hindi pa nanganak, wala ka ako kung pagbenta. Sabi-sabihin, kailangan pa na pagbebenta, pares-pares. Depende rin sa kwan. Sa gusto, sa hinahanap noong buyer. Ayun. Pero kadalasan, babae ang hinahanap. Meron yung iba ngayon, babae. Kukuha ko eka ng tatlong
babae o dalawang babae, kung lalaki. Oo nga naman. Para i-bridge siguro nila doon sa kanila. Oo, pang-bridge nila. Oo, kasi iba pa. Gano'n po baka kabigat ng isang rabbit pagka sa bentahan? Yung pagka malaki na, halos sa kumuha ng mga 5 kilo, kulang 5 kilo. Yung itong mga inahin ko. Eh, malaki rin pala nagiging kwento niya, yung kilo niya. Sa isang kilo, magkano po ba ang benta sa isang kilo? Eh, hindi permis. Hindi permis eh, hindi kinikilo mo eh. Abis ang per piraso lang ang per piraso lang. Pagkano ba pagka per piraso? Eh, depende. Pagka meron pag ko man na 800, tama, oh, tama na eh. 500, oh, bibigay mo na. Yung ganyan, eh, pahabang yung ganyan. Oo. Ah, 500 pala na ibibigay din. Misan, bibihira ako misan, 1,000. Ay, bihira. Bihira naman. Ah, kaya ang dapat ninyong gawin, marami kayong ganitong palakihin. Para mas ulit, ano? Oo. Ayun. Eh, mas maganda pala kung kakarnihin mo, bibili na ako ng ganito, mas mura pala. Eh, sabi nila, meron namimili ng marami, ng puro lalaki, ganun. May deliver. Ayun. Gatid po tayo mga katribya po noong rabbit, ng ating kaibigan. Thomas. Ay, lalaki ng rabbit pala, oh. Hmm? Lalaki ng... Ano klase ng rabbit? Kulay black. Parang ano pa niya, kaling ng kanya. Pero kinakarne din yan, yan yung rabbit. Opo. Ayun yung puti. Isa rin ba yung kulay niya ng karne? Mga puti rin? Opo. Ah, pero kulay lang din siya kondo. No, no. May mga trivia, daming rabbit eh. Oo. Pigs din po pala kinakain itong rabbit. Diyan, tatawagan ko. Gano'n ba kalaki yung, gano'n kabigat ba yung rabbit? Yung pong ganyan coin. Nasa 3.5 na. Ah, 3 kilo't mahigit ano. Marami pa lang kilo. Eh, pati rin nito eh. Ang dragon fruit. Nasaan yung inahin niyan? Yon, inahin ba 'yan? Yon. Opo, yeah. Pero malaking kuha niya, malaking lahi ano. Yung mga ganyan ilang taon na? Tao may kita po sa buhay niya. Ah, basta pa. Eh, isa, lalaki. Yun. Hindi po, pangkabahay na. Pangkabahay na. Paano nag-i-breed yan? Nagsasamahin sila. Apo, yung babae, dapat din mo pa lalaki. Ah, dito. Ah, ito yung mga lalaki. Eh, maliliit lang pala yung mga lalaki ng kuha, nakabit. Lalakad pa rin po. Abis siya, yung mga bata pa lang ito. Ba't isa yata, walang tayo nga. Isa lang. Ay ano siya, may may ay ako wala. Pinalapit. May rabbit ka. Magkakano yung ganun yung mga isang rabbit na ganyan? Ang ano daw po yung parish niya, 1,000, 1 to 1,000. Ah. Eh kung 3 kilo nga naman yan. Ito. Sulit na. Kung isang kilo hindi, po kapag ganyan bumili ka ng ganyan nasa pinakamababa rito 1,500 yung tataas ganito pa yung, tataas pa siya depende sa breed. Depende rin sa klase ng rabbit ay lumalaki pala ng ganon siya no? Ayun inahin na yan ano? Nagigulad pala ay ba ang dami pati pala eh yung mga inak niya no? Mabilis pa nang dumami ito. Eh, ibang tain yan, nagagawa bang patabaya? Opo. Ah, pataba rin. Sa gulay, pwede rin. Pwede rin. Sa gulay. Para rin pala sa sakaw ng kambing, ano, bilog-bilog din. Ay, marami rin palang alaga yung kaparmers natin ng rabbit. Bago lang ba siya nag-aalaga ngayon? Sabihin ni... Ilang taon na ako? Dalawang taon na nga. Dalawang taon na siya nag-rabbit. Abi, patagal-tagal na rin. Ito yung kanyang kuha. Ito yung pagkain ng... Ah, meron pala separate pagkain ng rabbit. Marami, marami. Rabbit, Chester. Talaga exclusive lang talaga sa rabbit. Ano? Kala ko yung mga pizza para sa baboy. Kaya kung ginagamit ko yung ano, Integra 3000. Ah, po pwede rin sa kuha niyo. Sa manok na. Ha? Ano, ano? Ay kapag hindi ka kinagat? Hindi rabbit.
dami, oh, rabbit. Ang laki ng rabbit mo. Oo, oh, masarap siya ko, ano? Masarap na karne, lechon. Pangkatay, oh. Ito, yung kulay black, oh. Katuwa itong black na ito. Parang itong yung hamster, eh. Lalaki ng tega ng rabbit. Ayan, ah. Peach pala ang kapagkain niya rin. Ito mga katribya po, yung ating ka-farmers po, yung kanyang kalabasang tanim, matataba, oh. Dito tayo mga katribya po sa Gabaldon, Baysia, para papasyal lang po natin yung ating ka-farmers. Nag-aalaga rin po siya ng kanyang rabbit, at para malaman din po natin po yung paano ba ang kitaan sa rabbit, kamusta ba ang kita sa rabbit, at magkano yung nagiging puhunan pagka po mag-aalaga ng isang rabbit ang isa nating ka-farmers. Pero sa kabila naman yan, pero din naman din siyang kalabasahan dito sa likod. Ito naman po yung kanyang alaga. At tumaharvest naman po ng pechay dito. Kuya, mahal na po ba pechay ngayon? Mura pa lang po. Ah, magkano po ba ngayon ang kuha niyan? 5 per piso po. Ah, 5 piso per kilo? Aho. Kamura nga, ano? Mata po. Oh. Pero malaki rin po ba puhunan sa pechay? No, malaki din po. Ayun, ano. Eh, ilang bundle po ba kinuha niyo araw-araw? Nakikiobras lang po kami. Ah, kinukuha lang po ng buyer. Sarili niyo pong bayar, ano? Hindi, ay po, may amo ho kami. May amo. Po, pwede pala ang pechay sa ganyang kuha, mabatong lupa, ano? Pwede po. Oo, ang gagawin pala. Ito lang yung klase ng lupa, may pechay. Eh, saan pa yun ang kanya? Sa kabaratuan pa? Ano po? Sa sanggitan? Sanggitan po. Oo, yan ang bagsak. Ayan na si kuya, oh. Dami, daming bando nyo nakuha sa pechay. Mura lang po pala pechay ngayon. Sa hirap ng buhay, kuyang. Oo nga. Pero bawi naman siguro yung pinuhunan dito sa pechay. Oo, minsan po nalulugi. Minsan nalulugi sa pechay. Pero natapat pa sa mura, ano? Opo. Bagay, ganyan kasi sa kawal. Pero sa Maynila, kamahal ang pechay. Oo. Oo, pagka sa retail talaga mababa. Opo. Pagka sa bentahan, mahal. Anong oras po kayo atin na mitas? Ng pechay. Ay, nagkwap pala. Ano tawag dyan? Nagtabas. Eh. Nagtabas, yun. Ah, sandali lang din niyo po tinabas to, ano. Oh, ang dami rin pala nung nakakuha rin, ano. Yeah. Ibi bibihay po ngayon sa kanya, kabaratuan. Ayun. Sampung bandel. Malaki rin pala hirap niya sa pechay, ano. Di ko saan sandi po kayo nakakadayo. Kung saan merong pechay, ano. Ito po ba tutubo po? Ay, hindi na. Aararuin niya, tatanong ulit ng panibago. Ayan, ayan mo natin. O, si ate, o. Oh. Ilang taon po kayo ate? 38 pa. 38. Mukhang sanay na sanay kayo sa paghakot ng pechay. Ito lang, sarang hanap po kayo dito. Magpipechay dito sa Gabaldon. Ayan mga trivia, ito yung hanap buhay natin mga ka-farmers dito po sa Gabaldon. Ayan, may vice, ha? Ayan, pag aalaga ng pechay, tinan niyo po yung klase ng kanilang lupa na gagawa ng paraa kahit mabato, o. Pwede palang taniman po ito mga katribya po noong gulay. Ayan na. Eh, isa nating ka-farmers po na may-ari nung itong kalabasa. Sige po ate, maraming salamat po sa inyo. Sige po. Okay, ha. Ayan, na-interview na po natin po yung ate po mga magpe-pechay. Sila po yung mga huma-harvest ng pechay, ginukuha nila sa mga may-ari. Ayan lang, medyo mababa po ang kuha po nila ngayon. Pero pagdating po sa palengke, mahal na ang mga pechay. Pero ganun pa man, eto, ganda na po ang kalabasa. Oh. Tataba ng kalabasa ni kuya. Madaan-daan po kayo, ha? Ayan po, sobra kasi taas po nitong saging na ito. Ano pangalan niya? Senyorita. Senyorita. Eh, para pagka lalaki, senyorito. Senyorito. Ayan, ganyan lang. Pero po kalaki po yung saging.
Hindi, makundin ito. Ilang na matanda na yung... Ilang buwan lang po ba yan, kuya? Eh, sabi nila, 7 months. 7 months, mamumunga na siya. Oo. Ayun, tapos mayroon siyang mga suwing maliliit. Ayan, yan pala. Yan ang walang chemical. Walang lalaki. Puro sindurita. Pagka bagong tanim, inaabot ng pitong, mahigit pito. Pitong week. Marami rin po pala siya. Ikaw dyan na. Oh, malaki po pala. Oh. Basta, ito po, ito yung saging na alang lalaki. Dahil puro... Dahil ang tawag dito sa saging na, senyorita. Ayun niya. Kaya puro babae. Puro babae. Senyorita. Oh, ito, dragon fruit. Eh, gabi yung hinahanap mo eh. Ayan pa pala, salang yan. Ay, bunga yung dragon fruit. Mm-hmm. Ito naman nga lang, dito pa lang, may bunga na yung dragon fruit. Oh, yan. Basta may komisyon kami dyan. Ayos pala, okay pala. Yung dragon fruit ni kuya. Galing naman pala ang dragon fruit ninyo. Pati rin pala dito po, pwede. Oh. Ay, galing nga. Mga kabalik na ako. Ayos ah. Butit hindi tayo na unahan. Pero parang malaki po bunga niyan, ano? Tatakawitin mo na. Mm-mm. Matinik. Tatako na. Yun nga, masarap doon, yung matinik na gano'n. Oh, wow. Masipag pala itong dragon fruit ni kuya. Ay, buti kuya, hindi po nakukuha ng iba. Hindi nadadaanan ng ibang mga tulisan. Ay, nakukuha din. Ah, eh, kasi tabing daan din eh, ano. Ayan o. Pwede pala rito sa gilid lang po ng kanal yung dragon fruit eh, bubuhay rin. Mas bako na talaga may akyatan, simento. Ah, oo. Kaya sila kain naman kasi tumababa lang. Ayan, laki rin eh. Oh, ano nga, ang bigat din po itong dragon fruit ni kuya. Sipin ninyo, nandito lang pala sa gilid. Okay, salamat po kuya, no? Kabahan po siya ng dragon fruit. Malaki. Ayan po, bundok po ng gabal doon, oh. Kaya pagka po ganyan pumakita niyo po sa bundok, gabal doon na yan. Kaya ang ganda rin po ang views dito. Alam niyo mga katriba, dito para sa gabal doon, ang klase ng lupa, marami pong bato. Pero kahit ganun maraming bato, nagagawa nila ng paraan ng kanilang mga gulay sa kanilang pagtatanim. Gaya na nakita natin, pechay, pati na rin yung kalabasa, ang taba ng kalabasa ni kuya. Kaya sabihin, sa abono, sabi nga ni kuya, yun ang bumubuhay dyan sa mga pagkamababatong lugar. Kaya po pwede rin pala, pwede ang kalamansi. So ganyan. Si kuya rin po mga katribya, meron rin po siyang tanim po na kalamansi. Oh. Maganda rin po yung bunga ng kanyang kalamansi, bata pa. Sabihin, yung ganyan pong lupa, gusto rin po ng kalamansi. Medyo merong lupa. Ayan. Kaso nga lang ay isang puno lang po yung kanyang tanim na kalamansi. Isang puno lang po pala kuya, tanim yung pong kalamansi ano? Dalawa. Ah, dalawa naman. Mag-ibig sabihin, maganda rin pala kalamansi rito. Oo. Nabubuhay siya. Nakukad din. Oo, kasi kala ko dahil mabato itong lupa. Oh. Pero kahit na ganun, yamado pa naman po yung lupa. Ano? Oo. Eh, kailangan din talagang... Kailangan talaga yung lupa talaga. Ano, pinapatabaan din. Oo. Kasi pag hindi pinatatabaan, yun, lalo kung ganyan mabato. Kailangan ng kontrol. Oo. Ang delikado. May sira na rin yung ganyan. Nakain daga. Pati daga pala, tinitira rin pala yung dragon fruit. Ayun. Sige po, doon na po tayo para ko. Paano po mga katribi, mga farmers yan, nakapulutan po tayo muli ng isang panibagong kaalaman mula po kay Kuya Nelio. Kuya Cornelio. Cornelio. Na ano po bang barangay ito? Ligaya. Barangay Ligaya. Sinsyo de Pinga. Ayan, kasama rin po natin ito. Yung isa rin sa nagbenta rin ng kanyang rabbit. Ayan, shoutout po sa akin nila. So mga farmers, gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag at lagi po natin tatandaan ang karunungan at ang kaalaman may katumbas na kayamanan. Thank you for watching.